Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang hadith kudsi, Ya Ibna Adama, khalaqtuka lil'ibadata fala tal'ab. O mga anak ni Adam, nilikha ko kayo para sambahin ako, kaya huwag kayong maglaro. Nangangahulugan na ipinapaalala ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Kung ano ang reason kung bakit tayo nasa mundong ito. Walang iba kundi sambahin lamang siya. At pinapaalala rin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag tayong magpalinglang sa laro ng mundo. Huwag tayong maglibang sa mundong ito na hanggang sa makalimutan na natin kung anong obligasyon natin sa ating tagapaglikha. Ang sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقْسَمْتُ لَكَ رِزْقُكَ فَلَا تَتَعَبْ. O anak ni Adam, huwag mong masyadong paguri ng iyong sarili sa paghahanap buhay, paghahanap ng kayamanan, dahil iginagarantya sa iyo ng Allah na may kakainin ka kinabukasan. Sabi ng Allah, O anak ni Adam, huwag kang magpakapagod. Igagarantya ko sa iyo na may kakainin ka kinabukasan. Subhanallah. Ang ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na huwag mong gugulin ang buong buhay mo sa paghahanap buhay. Kailangan mo magbigay ng oras sa Kanya. At ginagarantya naman sa iyo ng Allah na pag ikaw ay gumugol ng panahon para sa Kanya, ay siguradong may kakainin ka kinabukasan. Ang sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Ibna Adama, ana laka muhib, pabihakki alaik kulli muhibban. Subhanallah. Ang sabi ng ating tagapaglikha na siyang nagbigay ng buhay sa atin, na siyang naglikha sa atin. Ang sabi niya, O anak ni Adam, minamahal ko kayo. Subhanallah. Ang ating tagapaglikha ay nagsabi, O anak ni Adam, minamahal ko kayo. Kaya karapatan ko naman na mahalin ninyo ako. Subhanallah. Ang ating tagapaglikha ay nagsasabi, naririnig mo ba kapatid ko sa Islam? Ang sabi niya, O anak ni Adam, minamahal ko kayo. Kaya karapatan ko naman na mahalin ninyo ako. Ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kayang tumbasan ng kahit sino. Kung mahal tayo ng ating mga magulang, mas higit ang pagmamahal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa pagmamahal sa atin ng ating mga magulang. Subhanallah. Kaya nararapat mga kapatid, mahalin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mas higit pa sa lahat. Huwag natin nahayaan, nabawian tayo ng buhay na hindi natin napapatunayan ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming pamamaraan ng pagmamahal kay Allah. Una, ang sabi ng Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kung talagang mahal ninyo ang Allah, sundin nila kayo. So, ibig sabihin, kung tunay tayong nagmamahal kay Allah, sundin natin si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At kung tunay tayo nagmamahal kay Allah, tayo ay susunod, susuko, tatalima sa kanyang mga ipinag-utos at iiwas sa kanyang mga ipinagbabawal. So mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, mahalin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi man natin matumbasan, at least masunod natin siya, maiwasan natin ang kanyang mga ipinagbabawal. At higit sa lahat, hanggang kamatayan, siya lamang ang kulang natin ng pagsamba. Huwag na huwag tayong sasamba sa iba. Kaya kung ginabayan ka ng Allah at nakilala mo siya, huwag mo nang iligaw ang sarili mo at bumalik sa pagsamba sa iba. So hanggang dito na lamang. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.